Pagpasok ng NBI Cybercrime Division sa kondo na ito sa Bonifacio Global City, agad hinuli ng mga ahente ang high priority target na si Gerard Liwang. Sa loob ng kanyang unit, tumamba sa mga operatiba ang iba't ibang equipment na ginagamit daw niya para sa high-tech panloloko gamit ang mga clone credit cards. Narecover din sa kanyang unit ang isang 9mm na baril at mga bala. Ganito nga karami ang bilang ng mga nakumpiska ng NBI Cybercrime Division sa kanilang ginawang raid sa Bonifacio Global City. Kabilang nga dito itong mga gamit tulad ng embosser, ng mga printer, mga security stickers at maging itong mga skimming devices. Pero agaw pansin, itong malaking bilang ng mga blanco, ng mga Java cards, no? At medyo nakakabahala nga lang ay kasama sa kanyang stock ng mga blankong Java cards ay itong meron ng mga EMV chips. Ang modus ng suspect, nagpapakalat siya ng mga maliliit na skimming device na hawak ng kanyang mga kasabwat sa mga restaurant, tindahan at mga gasolinahan at palihim na ini-swipe sa skimming device ang mga credit card ng kanilang mga kliyente. Bibigyan niya yung skimming devices para makakapture ng mga account information natin sa credit card at gagawa siya ng fake na credit cards. May mga kasagwat naman siya na who will be doing the buying. Usually, ang binibili nila dyan, yung mga high-valued na items, katulad ng bags, and usually, dumibili din sila ng electronics, yung madaling i-dispose. 2011 pa raw ginagawa ng suspect ang credit card scam na minsan sumubok din sa ATM skimming, mapalocal o international banks, kanyang binibiktima. At kadalasang minamax out ang credit cards na nauuwi sa daang milyong pisong lugi ng mga bangko sa Pilipinas. Hinala ng NBI, may contact ang suspect sa loob ng mga bangko na nagbibigay sa kanya ng abiso kaugnay sa credit limit ng bawat card na kanyang nakukuha. May way sila to determine yung credit limit. Dapat may timing sila dyan kasi pag nag-exceed sila, baka ma-detect ng bangko na somebody is using yung card na yun fraudulently. Dapat hindi masyado magtatagal kasi yung billing cycle ng statement natin, di ba, every month yan. So dapat hindi sila lalampas ng for at least 1 month. Naging matipid ang suspect nang kunan namin ang pahayag. Wala akong alam dyan, sir. Pasensya na. Sa lawyer ko na lang po. No comment. Check ng mga card members kung yung mga billing, yung billing statement nila. At the same time, dapat ang mga financial institutions aware din kung ano ang mga new modus operandi para magkaroon sila, mag-deploy sila ng new security features. John Consulta, GMA News.